Yo, kumusta mga kahabi? Kumusta, kumusta? Yo, napanood nyo ang bagong intro ng ating channel? Yan, syempre, syempre, syempre. So, ngayong araw magpapakain tayo ng mga tarantula dahil aalis na ako. Pero watch until the end kasi meron akong announcement sa inyo. Alright? Tsaka yung mga shoutouts ko, siningit ko ulit dyan, somewhere along the video. Okay? Meron tayong ano kaya, antayin nyo. Alright, so para sa mechanics, watch until the end para malaman nyo. So let's go, pakain na tayo. Alright, and say standard. Ito si Jasmine. Okay, meron akong mga pre-killed na lats dito para hindi na sila tumakbo. Yan, try natin siyang bigyan. Okay, dadalawahin ko to pero wait lang, wait lang. Tease muna natin siya. Yun, yun. Okay, sarap ng lemon. Isa pa, isa pa, isa pa. Yun! Ang siba naman, no? Binubusog natin siya kasi medyo matagal akong aalis. 5 linggo ako sa Pilipinas. I'll be there 5 weeks, guys. So, antayin nyo, ha? Antayin nyo dahil meron tayong pahabs. Alright. At ang mga mechanics niyan ay nasa end ng video na to. So, panoorin muna natin to si Jasmine na kainin ng kanyang prey. At oo nga pala, sina-shoutout ko si Pongkanor TV. Yan. Support nyo siya, guys. Exotic keeper din yan, si Pongkanor. Ayan na, oh. Nag-happy dance, oh. Show me that happy dance. Ganyan yan. Kasi babalutan niya ng heavy webber kasi itong mga to, eh. Terrestrial heavy webber. Yan, babalutan niya yung kanyang prey. Tapos sa kanya kukunin ulit. Oh, naiwan yung isa. Naiwan yung isa, Jasmine. Ano ba? Ayusin mo yan, ayusin mo yan. Yan, oh, ayusin yan, ayusin yan. So, hayaan na natin siya. Huwag na natin istorbohin. Alright. Eto naman. Guys, papakita ko lang sa inyo, oh. Nag-molt na, di ba? Sabi ko naman sa inyo, eh, last week, di ba, trinay natin ito siyang pakainin. So, nag-resist siya kasi nga looks pre-molt. Pero ayan, nag-molt na. Oo, ganda ng kulay. So, i-examine natin to later on. Kaya, iwanan na muna natin siya. Pero, wait, tatry ko lang, ano ah, tatry ko lang bigyan. Tatry ko lang. Let's see. Baka kasi kumain na, eh. Let's see. Uy, wala talagang... Wala. Ay, naku, nagagalit. Wala. Pag ganyan, guys, huwag niyong pilitin, ha? Pag ganyan, huwag niyong pipilitin yan. Kasi hindi pa yan ready. Tignan niyo yung fangs niya. Medyo fresh pa, oh. Okay? So, hindi pa yan ready mag-takedown ng prey. Hindi pa siya handang kumain. Huwag niyo na munang istorbo. Oy, 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 oy. Huwag niyo na munang istorbohin. Naka-threat posture yan, oh. So, alisin na natin, alisin na natin. Sorry, ha, sorry, hindi ko na uulitin. Sorry na. Okay, dyan ka na, pahinga ka na dyan. Pahinga ka na. Sorry. Alright, eto naman guys, si Goldie. Na kakamot lang din ito last week. Or maybe 2 weeks ago. Last week, eh, nag-resist pa siya kasi post-molt pa yun. Ito, try natin kung kakain, ha. Pero mahirap kasi itis to, eh. Ang hirap palabasin sa lungga nito ni Goldie. Tagal ko nang pinipilit tong lumabas ng ganito. Talagang wala, eh. I'm not having any luck. Pero let's see, let's see. Shoutout nga pala natin si Ton Exotic. Yan. Isa rin yan sa mga vloggers na at keeper. So, ayun, mukhang wala talaga tayong swerte dito kay Jasmine. So, gagawin ko, guys, iiwan ko na lang siguro to dito sa may lungga dito kasi usually dito siya, eh. Pero, ano ba? Sige, sige, iwanan na lang natin siguro to. Yan. Dalawahin natin para ano? Alam mo naman, female yan, eh. Baka gutumin. So, yan. Good for 5 weeks. Eto guys, yung
resist last week. Tignan natin. Oy! Cuban bronze yan. The Formictopus auratus. Mukhang nasarapan siya. Ano kaya? Bigyan pa ba natin ng isa? Sige, sige. Bigyan natin ulit ng isa pa. Okay, ito. Uy! Ayan na. Uy! Binitawan niya yung isa eh. Binitawan niya yung isa. Ano, kainin mo na. Sunggaban mo na. Excited na rin akong makita yung mga ka-team ko. Uy! Ayun! Ayun! Teka! Yan, nilamon na niya. Kaso binitawan niya yung isa eh. Pero, hayaan na natin siya dyan. Carry niya na yan. Ano, girl? Carry bells? Ayan na nga. Pero, diligan muna natin to, diba? Kasi syempre, 5 linggo tayo mawawala, guys. Dilig-dilig muna tayo dito, okay? Basahin natin ng konti. Yan. So, hayaan natin sa dyan. Go! Eto yung HP na looks male. Yun, ipapartner natin dun sa isang female ko. Diba? Oha. So, parang lalaki yan talaga eh, no? Ang tapang pa eh. Ang tapang yan, guys. Ang tapang. Alright. Kailangan ko na sigurong baguhin yung Enkulin to the next time. Tignan mo naman, no? Medyo nasisira kasi kapag binubuksan ko yung ano eh. So, ito, bigyan natin siya ng lats na mayroon ng ano, may itlog na to. Ito na, girl. Ay, boy pala. Ito na, men. Bro, tirahin mo na. Yan. Alright. So, ayokong i-overfeed tong male na to kasi baka mag-molt bigla ng ano, ng adult size. Hindi natin gusto mangyari yon. Kailangan ihanda muna natin yung ating female. So, ayan. Yaan na muna natin siya dyan. Ay! Oo nga pala. Kailangan din natin diligan to, no? Yan. Alright, alright. Dilig, dilig, dilig lang. Dilig, dilig. Uy! Pati yung tubig gusto niyang atakihin. Chill lang, bro. Chill. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Alright, alright. Sige, huwag ka lang. Ayan na, tinubigan na kita. So, ayan na. Okay, tapos na tayo dyan. Next up. Okay, guys. Eto naman yung Himalayan na. Himalayan Earth Tiger. Ayan siya. Wow. Ang ganda, diba? Yan ang Himalayan Earth Tiger. So, bigyan natin siya ng lats. Mm-hmm. Ayan. Medyo busugin natin to kasi panigurado pagbalik ko, pre-molt to. Okay, bigyan pa natin ng isa. O, teka, tumakbo siya dun. Ito, game. O, dito ka. Yan. Alright. O, yun. Dumadalawa talaga. So, hindi ko pa rin na-gender to kasi hindi pa nagbumolt ulit. Pero, for sure, pagbalik ko, nakapag-molt to. Yan, tubig. Medyo kailangan ito ng moist kaya damihan natin ng konti. Alright, next up. Ito guys, yung isang Ensei. Ensei Gold to. Okay, yung isa confirmed female. Ito eh, hindi ko pa na-genderan. Kasi yung last exove niya ay napunit. Hindi masyadong obvious yung ano. Pero ayun na nga, hoping na male ito. So ito, try natin siyang pakainin. Mm-hmm. Mong ayaw talaga nito. Mahihain kasi itong mga to guys eh, mga NSA gold. Ewan ko ba, yung NSA standard kasi okay naman eh. Pero itong gold eh, medyo, hindi ko masabi. So ayun. Baka pre-molt to. So, diligan na lang natin. Yan, tubig-tubig na lang muna, ha? Pasti, hindi naman masama yan eh kung tubig-tubig lang kasi matagal naman ang ano nila, ang metabolismo nila. So, kaya nilang mag-fasting.
ng 5 weeks. Kaya niya yan. All right. Move on, move on. Ayun guys, ito yung Formictipus auratus na isa yung ito yung nagkumain na rin to last week. Hindi ko alam kung kakain ngayon. Kasi nakatago eh. Baka pero nakapag-molt na to. Nakuha na natin yung XUV nito nung last time. 2 weeks ago. Pero ayun na nga, try natin pakainin. So habang ayaw pang lumabas itong ating Auratus, shoutouts muna natin si The Devour Channel. Yan. Tropa ko yan from UK. Yan, nagvavlog din ng mga exotics. So, ayun na guys, ano ba? Susukuan na ba natin to? Ang ayaw eh. Tinitis ko na pero ayaw talaga eh. So, most probably, iiwanan na lang natin siguro to ng pagkain. Uy, teka. Medyo bumabagsak yung telepono ko. Ang guluhan natin. Kung kakayanin pa. Wala talaga. Wala. So, iwanan siguro na lang natin to. Ayaw eh. Alright, yung mga curious dyan kung ano yung mga SP na ipamimigay ko, please log on to my Facebook page. Yun, dun yung malalaman lahat ng mga updates tungkol sa pahabs natin. Alright? Yun, iwanan na lang natin to ng dalawang lots. Bahala na siya dyan. Yan, ay. Sige, bahala ka na dyan. Okay, tapos dilig-dilig. As syempre, dilig-dilig. Okay, damihan natin ang tubig to. Kasi mukhang dry na dry yung subs ko dito. Aha. Medyo marami kasi vents nito eh. So, ayan. Okay, move on tayo. Ito guys, ang Salmopius cambridgei. Oo. Diba? Pakainin natin to. Mukhang ayaw ah. Hey girl. Ay, di ko pala na-gender to. Hey you. Drop nga natin. Halika na dito lang. Halika na. Oh, yun. Kumain siya doon. Ang laki na rin na ito guys. So, almost 3 inch na siguro yan sa loob. Almost 3 inches. DLS. Di lang natin makita kasi talagang kinubera niya ng sapot eh. Oh ha? So, mga dry species naman to mga to kahit hindi mo to masyadong tubigan. Okay lang yun sa kanila. Alright! Next up, ito yung Kilobrachis Electric Blue. Yeah, sarap nung kain nito last time. Pakainin ulit natin. Mga fast grower to mga to, mga guys. Grabe, ang bilis lumaki. Ang Kilobrachis SP talaga, isa sa mga fast growing old worlds. Kaya, eto, try natin tong subuan. Aha, come on. Hopefully, girl to at hanapan natin ng kapare soon. Uy, ayaw niya. Ayun, nandito pala siya sa kabila. Dito pala siya sa kabila. Wait. Kuha tayo ng isa pang lats. Bago pa mahuli ang lahat. Wait. Eto, game. Eto na, girl. Uyun! Kinuha niya. Diba? Ayos. Isa pa. Iabot natin to. Yun! So, solve na siguro siya dyan sa dalawa. Alright. Siyempre, dilig-dilig muna. Dilig-dilig. Yan. Medyo moist din tong mga SP na to. Kaya, dagdagan natin ang tubig, no? Medyo paabuti natin hanggang baba, hanggang ilalim nung substrate. Kasi minsan mahirap ma-reach yung ilalim eh. Ayan, tignan nyo. Yan,
So paabuti natin hanggang dyan sa baba yung tubig para yung moisture manatili. Yun, ito naman ang H. albostriatum. Oo, syrupagapos na siya ngayon. Ayan, napakagulo na itong ano na ito. Rehouse din natin to pagbalik, grabe. Okay, iwanan na lang siguro natin to. Hindi mo mapapalabas yung mga ganitong itsura, pero yung iniwan ko last time, nakain naman eh. Okay, so dilig-dilig na lang ulit. Kailangan din nito ng moist environment. So dito natin sa part na to siya diligan, yan. Kasi dun sa kabila, nandun yung butas niya eh. Nandun yung kanyang burrow eh. So dito tayo magdilig. Yan, ox na yan. Let's go! Ito naman guys, ang SP Rufus. Yes, Formingoclus SP Rufus. Check natin kung ano ba, papalabas ba to. Kumain din to last week eh. Yep, asan ba to siya? Where are you, ate girl? Try nating itis. Mukhang ayaw ah. Mukhang ayaw. Hey. Mukhang nakasiksik to sa loob ah. Ay, ang hirap. Yung mga ganitong SP, mga fossorial type. Actually, earth tiger so sila eh. This is the peach earth tiger. Yes, ang ganda ng kulay nito pag lumaki. So, hindi naman talaga siya fossorial, pero as slings, yan, nagbabaro talaga sila. Pero pag lumaki to, pwede mo tong iset up as an arboreal, parang mga sand tiger. Oo, ganda din ito pag laki. Mukhang ayaw din talaga, so ilaglag na lang natin yan dyan. Iwanan natin. Tapos, basain na lang natin ang kanyang enclosure. Yan, dilig-dilig ulit. Dilig-dilig. Yan, dito ako nagmo-moist sa part na to. Kasi, dito yung ano eh. Dito yung substrate. Dun yung barrow sa kabila. Ganyan talaga yan. So, ayan. Ayan o, oh, babasain mo din na paabutin mo sa ilalim. Alright. Ito ang Haplopelma Doriae. Yun, no? Di ko pa rin nalilinis, di ba? Ang tamad ko mag-maintain, eh. Nakakainis. Wala kasing time minsan. So, try nating silipin kung lalabas na ba to. Mukhang, ano, hindi pa rin siya... Ang hirap pong mapalabas to, eh. Kasi, bilang ang slings nito hanggang mga 2 inch. So, more than 2 inch na yan ngayon, for sure. Pero ganyan nga, wala tayong magagawa, iiwanan na lang natin kaysa mag-antay tayo sa wala. Tapos, basain na lang natin yung kanyang, yan, yung kanyang, yung kanyang substrate dito, yan. Dyan, para moist na moist. Alright, ganyan talaga dapat kasi mga ano to eh, mga moist species na old worlds. Mahilig mag-borrow, pero gusto ng medyo mamasa-masa. Oo, gusto niya ng medyo malamig-lamig na kapaligiran. So, ganyan lang yan. Iwanan natin siya dyan. At syempre, panghuli. Ayan, nagtatakbuhan na sila. Panghuli na to. Oo. Yung iba kasi, pre-molt or post-molt na. So, hindi na natin yung sila kailangan pakainin. Iyaan natin yung sila mag-fasting. So, ito ang aking embalfuri communal. Iwanan natin ang sandamakmak na latsyan dyan. Iyan. Ito, teka, taktak natin. So ayan, apat sila dyan, kaya ayan, nag-iwan ako ng mga 5-6 na piraso. Inubos ko na yung lots na nandun sa ano. Okay. Ayan na nga, tubig-tubig din.
Tubig, teka, adjust ko yung ano, yan, spray natin. Tubig-tubig, uy, teka, medyo makakatakas yung isang lats. Teka, babasahin muna natin dito. Nandito yung kanyang ano eh. Uy, uy, uy. Huwag kang lumabas dyan. So, ayan nga, guys. Yon mga kahabi, so dyan nagtatapos ang ating pagpapakain bago tayo umalis. Alright? Tapos, pinapaalala ko lang sa inyo, napakasimple lang ng mechanics ng magangyari sa aking paraffle. Nandoon lahat ng mechanics sa aking page. Okay? Basahin nyo lang yun doon. Alright? So, 5 SP ang papamigay ko. Tignan natin kung ano. At hanggang dito na lang, have a good day and God bless.